Lagay dyan yung mga remote at wala siyang susi. Kung makikita nyo, bigyan ko lang siya ng vibration. Ayan. So kung makikita nyo, nabuhay yung motor at yung kill switch na nakabaon sa unlock ay automatic niyang tinanggal. Ayun. O, mistart na yung motor natin na walang susi at hindi hinahawakan yung remote. At ito yung ginagawa natin dito, yung Honda CB125, ano, kung saan polyload setup yung gagawin natin. So samahan nyo ako masipa at iwa-wirings natin yung mga relay natin at itong mga wire na nilagay ko rito na polyload setup, at mamaya antabayan niyo kung ano yung gagawin ko rito. Okay? Yung finished project natin, ano, kung saan pinolyload setup natin, nilagyan natin ng hybrid to way alarm. So dito ko nilagay yung protection circuit natin at ito yung wirings na ginawa natin, ano, at dumire-diretso yan dito, at dito nakalagay yung mga relay niya, at dire-diretso yung wire dito, naka-string cable tube at saka naka flexible hose, at diretso yan dito, bumaba yan dito at diretso yan sa headlight. At lalagyan natin yung pairing sa mga sipa, no? At titestingin natin yung alaga ni Idol. Mga kasipa, so yan yung finished project natin dito sa Honda CB125. Yan yung may-ari, Idol, shout out. Ayan si Madam, talaga naman. Buong araw na nilang inantay, mga kasipa, no? So ang ginawa natin, nilagyan ito natin ng hybrid two-way alarm. So ano ba yung hybrid two-way alarm? Yun yung upgraded ng two-way alarm na gawang Sudos. At meron itong switching na stainless, mga kasipa. At meron itong voltmeter at LED na yung kanyang panel, at modified na rin yung kanyang signal lights, at meron na rin siyang mini driving lights dito sa harap, at meron ng LED headlight, LED park light at LED signal lights at LED double contact, ano, LED brake light na rin meron. Tapos ito yung maganda rito sa kanyang remote. So ito yung online configuration. Ayan, so meron itong orasan at meron siyang voltmeter, 3.3 yung voltahe ng motor na yan. At isit natin yung oras. Okay? Idol, anong oras na? Press lang natin ito ng 6:31. So, press lang natin natin seconds at ilagay natin sa 18 kung 6:31. Tama. Yan. Lipat. Yan. So, 6:31 ng gabi, mga sipa, no? Tapos, meron din siyang battery indicator ng remote na to at voltmeter ng motor. Mga sipa, ayan, 13.1. At meron itong automatic configuration, ano? So, ano ba yung automatic? Ito yun, mga idol, ano? So, kunwari, nakalagay dyan yung mga remote at wala siyang susi. Kung makikita nyo, bigyan ko lang siya ng vibration. Ayan. So, kung makikita nyo, nabuhay yung motor at yung kill switch na nakabaon sa unlock ay automatic niyang tinanggal. Ayun. O, mistart na yung motor natin na walang susi at hindi hinahawakan yung remote. Okay. Take note, mga kasipa, meron po yung offline. So, ito po yung offline kung saan kahit nabigyan mo ng vibration po yan, hindi po yan mabubuhay, ano? So, yung online, yun yung automatic na mabubuhay. At yung offline, yan po yung kahit nabigyan mo ng vibration, hindi po siya mabubuhay. At ang maganda sa kanya, pag malayo yung remote at meron ka lang susi or nirikta, hindi nila mabubuhay yung motor. Alam nyo kung bakit, kasi pa, dahil ang sabi ni module ay magnanakaw or manghihiram yan. Dahil wala siyang dalang hybrid two-way alarm. At ang dala lang niya ay susi. At maganda rito, kasi pa ay delay yung starter niya. Gaya nito, start sa dalawa. Yun. Kung makita nyo, nag-boost muna yung power niya bago siya mag-start, which is yun yung napakaganda para hindi sabay-sabay mag-trigger, ano? Okay. Tapos, patay natin. Try naman natin pandarin ang nakakambyo. Kung papandarin ba nung ating hybrid two-way alarm yan, ano? Okay? O, yun. Automatic na buhay, no? Yun. Start natin sa dalawa. Yun. Ayun. Kung nakita nyo, mga sipa, no? Binuhay lang niya, pero hindi niya pinaandar. Alam nyo kung bakit. Kasi ay hindi naka-neutral at nakakambyo. So, sabi ni module ay for safety, hindi natin paandarin yung motor na yan pag nakakambyo para maging safety yung motor at yung mga tao sa paligid. Okay? Tayo natin. Naka-neutral na. Then, start natin sa dalawa. Yun, mga sipa, no? So, yung battery niya ay talagang medyo naghihingalaw na, no? Sa dalawa. Yun, sa palit. Ayun, sipa, kaya na, no? Yan yung sinasabi ko sa inyo na minsan ang motor natin, meron yung tinatawag na overcurrent. Ano? Nangyaring overcurrent na yan, pag yung hatak ng starter natin ay maganit,
hinuhugot niya yung buong current ng battery, at pag hindi na ibigay ni battery, ay nagka-cut off si battery, yung biglang mag-shutdown, lalong-lalo na kung mababa na yung amperahe ng battery natin. Nangyayari po yan, masipa, okay? So, Mr. Cha, at yung battery nito, ni sir, ay ordinary lamang, masipa. Ayan, read natin. 14.4, ano? Okay. Tapos, ito naman yung ginawa natin. Okay, so, meron din siya rito, loud horn. Yan, so meron siyang loud horn with passing. Yan, at meron siyang ilaw na LED double contact. So, yan yung kulay blue sa motor na to, ang sipa. At pag nag-preno ka dito, yan, so nagiging kulay red naman yung motor na to, no? Ayan, tapos ganun din sa paa. Okay, wala siyang brake switch, hindi gumagana yung kanyang nanigas na. So, idol, papalitan mo na ng brake switch yan, ha? Okay, so dito sa kamay ang gumagana, okay? At eto mga sipa yung loud horn with passing. Okay? So, meron din itong hazard, okay? So, makita nyo rito, pag pinindot natin, ayan. So, ilaw ng LED double contact, hazard. Okay? So, masabay din yan sa signal lights. Ayan, o. Yan, okay. So, eto yung kanyang signal lights na napakaliwanag. Masipa. Okay? At eto naman yung kanyang loud horn. Kung makikita nyo yung loud horn niya dito, ay pag pinipindot natin, sumasabay din yung kulay. Gaya nito. Ayan, o. Kulay blue. Ayan, okay? At eto naman yung kanyang switch ng headlight. Ayan, kulay blue rin yung kanyang panel. Masipa. At eto. Ayan. So, stable yung kanyang bato, no? Ayan. So, kahit na naghihingalo na yung battery, ay stable pa. Pero, goods pa naman yan, mga sipa, no? Okay? So, loud horn with passing. Ayan, no? Ayan. Okay? Okay, mga lods. Okay. So, yan yung ilaw natin. At ito yung hazard. Okay. So, yan yung sample ng gawa natin, mga sipa, no? Ayan. So, Honda CB125 poly load setup. Tapos ito yung ilaw ng mini driving lights, kulay dilaw, you know. So yan lods yung ginawa natin, at yan. Okay, yan, napakalupit ng alaga ni Idol. Ayan, si Idol, oh. Ha, supportive si madam. Ayan mga sipa, no? So okay, tayin natin mga lods. Tayin natin, ha. Ayan. So kung makita nyo, pinatay ko yung motor at bibigyan ko lang yan ng vibration. Kaya nito, ayun o. Ayun o. So automatic na buhay yung motor nung binigyan ko ng vibration at start, umandar din siya. Alright. So, as you can see, mga sipa, no? So, kahit na walang susi at hindi ko inawakan yung remote, binigyan ko lang siya ng vibration, ay nabuhay na. Alright, so, tandaan natin mga sipa, kung meron itong online, ang triggering ay vibration, at meron din siyang offline, para kahit matrigger mo ng vibration, hindi po siya under. Alright, so, maraming salamat mga sipa. Peace.